Okay, so tingnan natin yung bago talaga siya. So yan, bongo, bongo tree. So okay, yan dahil ay, wala mo ng pigpo. Oh, that's okay.
guys, Bunggo Tree. So, ulong tayo ngayon guys. Meron pala ako natitinda ganito sir. Ang problema sa kanya, kuwan talaga, nagabulwak na yung usok. Hindi na maano. Tapos pinapa-overhaul na sa kuwan. Sa Yamang Hod. So, ang ginawa ko, sabi ko sir, try mo sir. Kasi walang takbo eh. 60 na lang eh. Sabi ko, try mo sir yung ano namin, product, basig ma-recover pa natin. Misa si? Muslim yun, taga kuwan yun, taga Cotabato. Napadaan lang ba kasi pinayos niya yung ano niya, yung usok, baksi bala kasi usok eh. Sa loob talaga, sa inyan dyan sa may dito. Kaya nga sabi ko, bakit mo gi-condemn? Kaya na naman niya gi-drop. So ang ginawa ko, sabi ko, ibalik natin sa intake mo sir. Kasi nag-ulit siya ng ano eh, cleaner, pinataas niya eh. So giputol to, gibitay lang. Ngayon hindi na ano, ano na, iba ng andar. Ulog tayo guys. Oh. Yes sir, yung apat. Kung ano na lang, kanina nga tags na, Redline. So guys, ito yung before sa Bunggo Tree. Converted na ito, wala na siyang ano, natawag yun na carbon resistant kasi binagdok na, pinanig na sa manual. So ngayon, ito yung pakinggan nyo mabuti yung intake. Yan yung before. Tingnan natin after a few minutes, hindi ko ikakat yung video para makita nyo yung first few minutes kung ilang minuto sa magtatagal para ma-recover yung engine. So hindi ko lang ikakat, yan, hindi na mabuti. So naka-idle lang ako para makapasok yung halibon sa loob ng tank eh. I mean, nakumbos yung chamber para makapasok sa loob. So sa ganung paraan, napasok ko doon sa piping. Kung may feed pump siya, dadaan siya sa feed pump, feed pump motor. Tapos dadaan siya sa combustion chamber na, I mean, sa piping, tapos sa injection pump, or common rate. Matanggalin niya yung mga friction doon, mga 50% of friction matanggal niya doon sa plunger barrel, sa feed pump. And then, sunod na dadaanan niya sa common rate. Tapos sa injector na siya, sunod na dadaan. So, sa injector naman, alam mo, may mga maliliit na mechanism yan, maliliit. Ganito may injection na injector. So ang last part yan is yung nozzle kit. Yung nozzle kit, merong mga butas yan, either isang butas lang or anim o tatlong butas. Kailangan automize yan. So kung nagkaroon ng nakin kasi nga barado. So yun, pag nadaan na dun yung hado, hanggalin niya yung barado hanggang makarecover yung nozzle kit. Pag naulog niya yun, papasok niyo yung fuel, yung hado, papasok kayo doon sa common chamber. Yung bulb set, liner, yung carbon deposit, tanggalin niya yun, yung liner na may gas-gas, pakinisin niya yun, kaya makaka-recover yung compression. And then yung bulb set, maraming carbon deposit doon, di ba, sa loob. So, tatanggalin niya rin yun, kaya magkakaroon ng magandang compression. Kasi yung bulb set, wala ng carbon deposit na naiipit. So, wala ng cost ng loss of pressure. So, pakinggan niya mabuti. Habang nagpaliwanag ako, nakita nyo naman yung kakaiba ng andar. So, gano'n. Nakita naman yung pressure, nakabalik. So, gano'n na siya kasimple guys. Sinulungan natin yung apat na bote na diesel. Extreme fuel economy. Tapos yung industrial na Hado Atomic Metal Conditioner. 200% concentrate. Yun ako hinulunod sa makina within a few minutes. Almost 2 minutes and mag 3 minutes na tayo. So, ganun siya kasimple. Nakita nyo naman kung paano yun nag-react yung makina. So, malakas na yung pressure. So, all the spot guys, naka-recover yung engine. So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.